Bawas ang mga ka-money magnet na mumblema ba kayo sa pera? Lalo na ngayon at darating na ang Kapaskuhan. Nais nyo bang magkaroon ng maraming pera? Sa prosesong gagawin natin na isang ritual, magkakaroon kayo ng mga pera at hindi nyo ito aasahan na darating sa iyong buhay. Gagawin lamang natin ang isang ritual na magbibigay sa inyo ng maraming pera. Kung paano, ituturo ko sa inyo. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito. At huwag kayong maglilipat ng channel. Stay tuned mga ka-money magnet! Money magnet. Marami ba kayong mga bagay na nararanasan na talaga namang nagbibigay sa inyo ng matinding problema? Nararanasan mo ba ang sunod-sunod na problema sa inyong bahay, sa iyong buhay, maging sa iyong trabaho? Simple lamang yan. Maaaring punong-puno na ng negatibo ang namamayani sa iyong buhay. Meron kang mga nagagawa na nagbibigay sa iyo ng kamalasan. Alam mo ba ang isa sa kamalasan na pwede mong maispasok sa iyong tahanan ay kapag naglagay ka ng pagong? Alam mo bang ang figure na pagong ay hindi maganda na maglagay sa loob ng tahanan kasi sumisimbolo pa rin ito ng kabagalan. Pagka bagal na pag-usad, kung kaya't kapag meron kayong simbolo ng pagong sa loob ng tahanan nyo, ibig sabihin, magiging mabagal ang usad ng mga success sa buhay nyo. Magiging mabagal din ang pag-asenso. Maging sa iyong trabaho, magiging maalat ang promotion sa iyo. Kaya't kung meron kang mga picture, figurine ng pagong, maaari mo na yung alisin sa iyong tahanan para hindi ka alatin at malasin. Kung meron ka rin mga larawan ng mga kalamidad o di naman kaya ay mababangis na hayop, maaari mo na rin yung tanggalin kasi hindi magandang mag-display ng mga kalamidad o mga sakura o mga larawan ng mababangis na hayop sapagkat ito rin ay nakakapagdulot ng hindi magandang refleksyon sa iyong trabaho, sa iyong buhay, maging sa iyong bahay. Magkakaroon ka ng kamalasan na hindi mo inaasahan. Kaya't kung meron ka nito sa iyong mga bahay, maaari mo na itong tanggalin. At kinakailangan para mas maganda ang daloy ng pera sa iyong buhay, palagi ka sanang merong laman ng mga pitaka at kumuha ka ng red wallet. Lalagyan mo lamang siya ng laman at iwanan mo lamang siya sa cashbox o lalagyanan mo ng pera. Huwag mong gagalawin yung laman nito para nang sa ganun meron kang pangpaswerteng laman ng red wallet na yan. Bukod dyan, gagamit pa tayo ng isang pampaswerte gamit ang bawang para nang sa ganun mas maraming swerte ang pumasok sa iyong buhay. Ang kakailanganin lang naman natin ay 3 piraso ng binalata na bawang at gagawa natin ito ng ritual nang sa ganun ikaw naman ay swertein at pumasok sa buhay mo ang maraming pera. Siyempre, baka huwag niyong kalimutan na kapag gagawa ng isang ritual, Tuesday o Friday mo siya gagawin. Mamili ka lang sa 2 araw na yon. At syempre, gawin mo siya sa umaga dahil mas magandang gumawa ng ritual sa umaga dahil habang nasisikatan ng ritual ang ginagawa mo, mas magiging maswerte ito. At syempre, palagi niyong tatandaan na kapag gagawa kayo ng isang ritual, ay tatapat kayo sa silangan kung saan sumisikat ang araw. Sapagkat ang patapat sa silangan kung saan sumisikat ang araw ay magbibigay sa iyo ng matinding blessing sa ritual na ginagawa mo. Masiswertihin ka. Lalo naman at pinagdasalan mo pa to ng isang ama namin at isang sumasampalataya. At syempre, huwag na huwag mong kalimutang maging positibo dahil ang isang tao na gumagawa ng isang ritual at iniisip niya ang mga positibong bagay na maaaring mangyari sa buhay ma o buhay niya, kung sino man ang gumagawa ng ritual na yan, tiyak mangyayari yung iniisip niya. Kasi nga, alam naman natin kung ano ang iniisip mo, yan ang mangyayari sa'yo. Kaya't kung iniisip mo na magkakaroon ka ng mga raming pera, paniguradong magkakaroon ka nito. Basta't i-attract mo yan dahil ang tinatawag na law of attraction ay nakakatulong
sa atin para ma-attract natin ang maraming pera sa buhay natin. Lalo pa nga't meron pa tayong isang ritual na gagawin na makakapag-attract din ng maraming pera na pumasok sapagkat lalo na ngayon, kinakailangan nating magkaroon ng maraming pera para nang sa ganoon makabayad tayo sa pagkakautang. At simulan na nga natin ang ating ritual. Ang kakailanganin lang natin ay 3 piraso ng bawang na binalatan. At sa bawat piraso ng bawang na to ay isulat mo ang halagang kakailanganin mo. 10,000, 100,000, 200,000, sky's the limit. Ibig sabihin kung magkanong halaga ang nais mo, yan ang isulat mo sa bawang. At habang sinusulat mo yan, isipin mo na ikaw ay may hawak ng maraming pera at talaga namang napakasaya at napakaganda ng naibibigay nito sa iyo sapagkat nakakabayad ka na ng iyong pagkakautang. Isipin mo yan para ma-attract natin ang pera na pumasok sa buhay mo. Pagkatapos mong isipin ang mga bagay-bagay na magbibigay sa iyo ng blessing at biyaya habang sinusulatan mo ng halagang kailangan mo ang bawang na binalatan, ay kumuha ka naman na lalagyanan ng pulang tela. Pwede kang kumuha ng pulang tela kung wala kang pouch. Pero kung meron ka namang pouch, pwede mo na ang gamitin ang pouch na meron sa loob ng iyong tahanan. Pero kung wala talaga, maaari kang gumamit ng pulang tela at tahiin mo na lamang ang mga gilid nito nang sa ganon, maaari mo nang ilagay dyan ang 3 piraso ng bawang. Pagkatapos mong mailagay ang 3 piraso ng bawang na sinulatan mo ng halaga, ay dasalan mo na to, ang pouch na kulay pula, ay dasalan mo na ng isang ama namin at isang sumasampalataya. Isunod mo yung mga intentions o yung mga bagay na nais mong mangyari sa iyong buhay. Pagkatapos, isipin mo nga na nangyayari na ito. At pagkatapos, ilalagay na natin ang pulang pouch na yan sa isang lugar kung saan lalo kang magmamagnet ng blessing at lalo mong i-attract sa buhay mo ang maraming pera. Saan natin to ilalagay? Sa kwarto mo kung saan ka natutulog ay ilagay mo to sa ilalim ng iyong unan tuwing matutulog ka. Ang paglalagay ng pulang pouch na may 3 bawang sa ilalim ng iyong unan habang ikaw ay natutulog ay magbibigay ng vibration na sa iyong isipan ay magkakaroon ka ng pera. Habang nababibrate, habang ina-attract, ito rin ay matutupad sa iyo at magkakaroon ito ng kaganapan. Kung kaya't mas mainam na nasa ilalim ito ng unan at habang ikaw ay natutulog, naaamoy mo ang aroma ng bawang. At syempre, ang magnet nito at ang kapangyarihan na to ay uma-attract para habang ikaw ay natutulog, mamagnet mo ang kapangyarihan na magkaroon ng maraming pera. Kung magkano man ang halagang naisulat mo sa bawang na yan, tiyak na mamamagnet mo to sa iyong sarili at pagkatapos magkakaroon ka ng isang magandang tulog. Isang magandang tulog na kinabukasan, paggising mo, lahat ng mga nasa sa isip mo, katulad ng pagkakaroon ng maraming pera, ay isa sa buhay mo. Magugulat ka na lang na pagising mo kinabukasan, merong mga oportunidad at blessing na darating sa iyo. Ang oportunidad at blessing na yan ay makakapagbigay sa iyo ng maraming pera, kikita ka ng maraming pera at bukod dyan, hindi lang yan isang beses, kundi tuloy-tuloy na oportunidad at blessing ang darating sa iyong buhay kung kaya't ito'y makakapagbigay sa iyo ng isang kakaibang ritual na talaga namang nakakapagbigay ng pera na kinakailangan mo. At tandaan mo lamang na pagising mo at nangyari sa iyo, manalangin ka sa buong may kapal. Huwag mong kalimutang magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap mo sapagkat ikaw ay binigyan niya ng isang blessing na talaga namang matagal mo nang inaasam at matagal mo nang hinihiling. Kung kaya't kapag naisa katuparan to, huwag mong kalimutang manalangin sa may kapal at magpasalamat. Dahil sigurado naman ako na ang lahat ng mga wishes mo ay matutupad, lalo na ang pagkakaroon ng pera upang meron kang maipambayad sa lahat ng iyong mga pagkakautang. At
At yan nga mga kamani magnet, ang mga dapat mong gawin para na sa ganoon mabigyan ka na isang blessing na talaga namang kakaiba at makapagdudulot sa iyo ng saya. Basta tatandaan mo lamang na ang mga bagay nito ay magsisilbing gabay lamang. Samahan pa rin natin ang panalangin at pagkilos para lalo tayong magtagumpay. Maraming salamat mga kamani magnet. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much mga kamani magnet!